Magandang umaga po mga kabarangay and welcome po sa aking channel. Sa wakas po dumating na po itong ating matagal nang pinakahihintay. Ito pong ating Google AdSense pin. So, huli man daw po nung dumating, dumating pa rin. Galing po ito ng Malaysia. So, paano po ba magkakaroon ng Google AdSense pin? Una po, dapat may channel kayo sa YouTube. Then, pag may channel na po kayo sa YouTube, kailangan may video kayong ginagawa. At pag may video na po kayo, pwede na po kayong mag-apply kay Google AdSense. So, may mga step-by-step po yun na ginagawa sa pag-apply. Nung ako po nag-apply, iba po yung, hindi ko lang alam yung procedure ngayon, pero mas parang mas madali yung noon. So, may step-by-step siyang hinihingi. Siyempre, yung pangalan. Then, yung totoo mong address dahil doon ipapadala ni Google AdSense yung itong letter. Tapos, siyempre, may email address. Then, ang pinakahuli, yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hours. So, yun po yung... kung baguhan lang tayo, eh, mahirap po sa una yung makakuha ng 1,000 subscriber and makuha yung 4,000 watch hours dahil dapat kailangan gumawa ka ng gumawa ng video. Kahit anong video na iniisip mong pwede sa channel mo. Pag na-reach mo na yung 1,000 subscriber at 4,000 watch hours, mag-i-email na sa'yo si Google. Na approve na yung channel mo for monetization. At pwede mo nang lagyan ng mga slot for ads yung mga videos mo para malagyan naman ni Google AdSense ng mga ads. At habang may nanonood ng mga videos mo na may ads, eh magkakaroon naman ito ng income. At syempre, paano mo naman makukuha yung income? May threshold naman na tinatawag si Google AdSense para makuha mo ang iyong income o sweldo. So, kailangan mo muna maka $100 para magkaroon ka ng income o sweldo. Pero bago mo makuha yung sweldo mo, kailangan ma-reach mo muna yung $10 at saka ka padadalhan ni Google AdSense ng ito na po, Google AdSense PIN. So, itong PIN na pinadala sa atin o pinadala sa akin, ipapasok mo naman yan dun sa account po kay Google AdSense. So, ipapasok mo yung PIN para i-verify kung talagang ikaw nga talaga yung pinadalhan nila ng Google AdSense PIN. Kaya dapat tama yung address para maibigay sa'yo itong PIN at maipasok mo kay Google AdSense. Dahil kapag hindi ka verified ni Google AdSense, kahit gaano pa kalaki yung income mo sa loob ng account, hindi mo yun makukuha. Kaya kailangan verified ka ni Google AdSense. So, after 4 months na hindi ka pa verified, temporarily, mawawala yung mga ads mo sa iyong videos. Kaya dapat verified ka. Ang nangyari naman po sa akin, nakatatlo akong request ng PIN. Dahil every 2 to 4 weeks na walang dumating na sulat galing kay Google AdSense, pwede ka mag-request. So, nakatatlo akong request dahil siguro sa pandemic, COVID-19, kaya... matagal dumating ang sulat. After po makatatlo kang request ng PIN at walang dumating, may option naman na binigay si Google AdSense. So, ito po yung online verification. So, magkakaroon ka na ng chance para ma-verify yung channel online dahil hindi nga dumating yung Google AdSense PIN. Pag pumasok po tayo sa aking YouTube studio, ay nakasulat po dyan sa taas, mawawala lang po yan pag na-verified na po yung account natin sa YouTube. Yan po yung nakasulat yan sa taas. Please sign in your YouTube AdSense, your AdSense account to verify your address. Yan po. Dito naman po sa Google AdSense account, yan po nakalagay. Your payment are currently on hold because you have not verified your address. Yan po. Ito po yung aking ginawa para sa manual verification. Punta po tayo sa Google.
type po natin yung Google AdSense. Click search, then hanapin po natin yung Google AdSense. Click po natin yun. Then click po yung question mark. Pag lumabas na po yung how can we help you, itatype naman po natin yung troubleshoot troubleshooting pin. Then may lalabas po dyan ng mga yan pong personal identification pin troubleshooter. I-click po natin yun. Ito pong lalabas. Then may mga questionnaire po dyan. Una po, check that your earnings are greater than $10. I-click po natin yan. Siyempre, yes. Have you received your PIN? Siyempre, no. Noong i-click natin. Tapos, have you already requested the 3? Siyempre, yes. Kung hindi ka pa po nakapag-request ng tatlong ulit, ang lalabas po dyan ay magre-request ka ulit. Then, kung nakapag-request ka na po, ang lalabas naman dyan yung contact us. At yan po ang i-click natin. Ito na po ang lalabas, personal identification number. So, may mga isusulat dyan yung i-fill up natin yung name. O, itatype mo po ang name dyan, yung talagang pangalan mo, hindi po yung channel name. Halimbawa po, Juan de la Cruz. Yan po. Then, yung email address. Sunod po yung AdSense Publisher ID. Yan po. AdSense Publisher ID. Makikita po natin yan dito sa ating Google AdSense account. So, punta ka lang po sa payments. Then, sa baba po niyan, yan sa setting, yan na pong AdSense publisher's account number. Yan po yung itatype mo, ikakopy mo dun sa dyan po sa ating dito po. Yan. Once na nakopy mo na yun, dito ka naman po lilipat sa choose file para sa ating ID, yung screenshot or picture ng ating ID. Dyan po yan sa choose file. So, may mga babasahin lang po. Dapat yung ID natin, nandiyon yung pangalan natin at yung address natin na nakalagay sa ating pag-apply. Basahin lang po natin yan. Then, pagtapos na po, click submit. Sunod po niyan, mag-i-email si Google AdSense sa atin at mag-send siya nitong email na verified na po yung channel natin. So, may nakalagay na po dyan na mag-choose ka na nung form of payments.
payment. Yan po. Pag verified na po yung channel mo, pag pumunta ka sa YouTube studio mo, makikita mo wala na po yung kulay blue sa taas na important message. Mga ilang minuto lang po, mawawala na po yung message na yun. Once na verified ka na po. So yan po yung aking ginawa. Sunod ko naman pong gagawin, ililink ko na lang po yung aking account kay Google AdSense. Dahil nawala na po yung option na pwede kay Western Union, inalis na po yun siguro dahil sa banta ng COVID pandemic, kaya din kailangan direkta na sa account mo. Kung wala kang account, bank account, magsigurado dapat mag-open ka. Dahil yung mga option ng Western Union hanggang December na lang. At syempre po, paalala lang, hindi naman po instant yung income dito. Gawin nyo lang pong libangan at malay mo balang araw may extra income tayo. So kung gusto nyo rin pong magkaroon ng channel, marami po tayong mapapanood sa YouTube kung paano mag-apply kay Google AdSense, kung paano gumawa ng video, yung mga editor. Ako, nagsimula ako, hindi ako marunong gumawa ng video, mag-edit, so pinagtiyagaan ko. Siguro bago po tayo magtapos, buksan muna natin itong Google AdSense pin o itong sulat na pinadala sa atin kung anong laman. Kahit hindi ko na po ito kailangan dahil na-verified na ako online, buksan rin natin. Ito na po yung pin. Ayan po. Tapos, may nakalagay naman pong step by step kung paano mo siya ilalagay sa Google AdSense. So, hindi naman po tayo mawawala. Ayan po. Step 1, 2, 3, 4. At this po, nakuha ko na yung... Maraming salamat. Sana po may natutuhan na naman tayo sa aking video. At syempre po, kung bago ko lang po sa aking channel, pakiclick na lang po yung like, share, and subscribe, pati na rin po yung bell para ma-notify kayo kung may bago na naman akong video. Maraming salamat po. Gawa na rin po kayo ng channel.